Ayun, so good afternoon sa inyo lahat mga kabahay. Nandito tayo ngayon sa may Upper Antipolo, malapit po sa may Ynares Center, Robinson's Mall, Onciano Hospital. So, ayan, nandito tayo sa isa sa mga subdivision dito sa Upper Antipolo para i-feature po sa inyo itong ating bagong listing. Na-feature ko na to before pero hindi natin na-videohan ng full. So ito ngayon, pakita natin to, single attached house. Then ang lote natin dito is 62, then ang floor natin is mga 99. Ang livable is mga 79 or 77 ang floor area, square meter yung floor area natin. So ito po, 3 bedrooms, then meron tayong isang carport dyan. And tara, pasukin natin yung property. Hindi ito ganun kalaking subdivision. Paglabas mo, either nandiyan ka na sa mismong highway ng Antipolo, pwede kang papunta sa may Ortigas extension, papunta sa may Cainta, or Taytay, or dito naman sa left side mo, nandito na yung Antipolo proper, no? Or yung Ynares Center, Robinson's Mall. So, accessibility po, napakalapit lang sa transportation. And even dun sa mga establishments dito sa Upper Antipolo. So, yan po. Presyo po natin dito is 5.7 million pesos. Bali, ang down payment natin dito is around 2 million pesos. Pat po yun once approved po kayo sa banko. And the remaining naman po is through bank financing. So any bank, pero na-appraise na kasi to before ng Eastwest. So recommendation natin ngayon sa banko is ano po, Eastwest Bank. I-assist naman po namin kayo sa bank financing. So pagpasok mo, meron ka ditong sa right side mo na pocket garden. Ayan. Tapos dito naman sa left side is your parking space. So sa parking natin, kasi dito sedan or yung Wigo, yung mga maliliit na sasakyan, sedan. Pero yung SUV, I think kailangan mo mag-adjust ng konti, no? Sa SUV, kung halimbawa man. So, ngayon, dito tayo sa loob ng bahay. Ayan, so pagpasok mo, yung living area mo, then mataas naman yung ceiling. Then, kasama na po lahat ng ilaw, yung drop light dito. Ayan. Tapos may mga outlets na rin po yun ng mga kabahay. And then, dito yung dining space mo. Tapos, nandito rin yung kitchen area mo. Then, meron ka rin po ditong service area or laundry space. Ayan. So, meron ka ditong everyday kitchen or dirty kitchen mo. Tapos, may outlet na rin naman. Then, may abang para sa gripo in case. So, para dun sa inyong laundry. Okay, then ito naman, may another space ka dito. So, up to you kung anong gusto mong ilagay dito sa space na to. Ngayon, sliding door naman yung access natin. And then, view ulit ng ating living area. Ayan. Tapos, ito yung ating dining and kitchen. So, you have upper and lower cabinet na po. May abang kayo for gas stove or gas range. Tapos, ito yung upper and lower cabinet natin. And then, ito yung view for your dining space. Okay. Tapos, dito pwede kang maglagay ng drawers. Or dito yung refrigerator mo. Dito sa space na to. So, single, siguro yung mga single door. Single door ba yun? Yung pahaba lang, no? Na refrigerator pwede mo ilagay dito. Okay. Tapos, may mga shelves na rin naman dito sa atin sa kitchen. Then, you have your toilet and bath. Ang ganda ng mga ginamit na materials dito sa ating toilet and bath, no? Even yung, ano, yung kulay ng ating tiles, maganda yung combination. Okay? Mas maliwalas. Mukhang, ano, yung parang elegante siyang tingnan sa nakikita natin mga properties dito sa Antipolo na around 10 million pesos. Ganyan yung nakikita kong kalimitan ng mga gamit, no? Para sa toilet and bath nila. Ngayon, punta tayo sa itaas. So, yung presyo po natin dito, mga kabay, is 5.7 million pesos. So, kung ibabangko niyo po ito, na-appraise na po ito. So, kailangan natin is mga around 2 million pesos na down payment, then yung remaining po is through bank financing na po.
Ayan. So, kasama na rin po yung drop light dyan. Then, pagtaas mo dito, we have three bedrooms. Okay. So, first, ito yung ating unang bedroom. So, sa unang bedroom natin, may mga abang na rin naman po na aircon hole. Open lang natin yung ilaw para mas magandang o mas maliwanag tingnan. May abang na rin na outlet para sa aircon. So, dito po yung laki ng bedroom natin dito. Kasya po yung double bed. Kahit maglagay ka ng cabinet. Okay? Tapos, dito naman tayo sa pangalawang room. So, itong pangalawang room, single bed or full bed, pwede rin. Meron na rin naman ditong cabinet. Ayan. Okay. Buksan lang natin yung cabinet dito. Ayan. So, kung gusto niyo maglagay ng drawers, pwede rin. Ayan. Then, next tayo. Dito po tayo sa ating master bedroom. Ganyang kalawak yan. Alright, tapos ito na yung cabinet mo. Mas malaki yung cabinet dito compared dun sa isang bedroom, no? So, maglalagay ka na lang ng drawers. Ayan. Ayan po. Kung gusto niyo pong makita yung property, let me know at least 1 or 2 days ahead po kasi sarado po yung unit, no? I-open pa natin to, so by schedule talaga siya. And of course, nasa Marikina tayo, so medyo malayo tayo dito sa Upper Antipolo. So, mga 30 minutes ang travel. So, ngayon po, ito yung ating community. As I mentioned po earlier, na hindi naman po ganun ka-crowded yung area. Tapos, meron silang function hall dito. Tapos, dito naman po is yung creek. Pero hindi yan umaapaw, flood-free dito. Kasi yung creek dito pa ilalim. So, hindi tayo, wala tong history ng flood sa area na to. Ayan. Tapos, malapit na rin tayo sa dead end. So, hindi siya daanan ng mga ibang sasakyan. More on, dito lang, kayo-kayo lang magkakapit bahay. Ayan. So, ito po yung ating balcony. Ganyan siya kalaki o kalawak. Siguro mga 2 meters. 1.5 meters yung lawak, no? Ayan. So, yun po mga kabahay. Kung gusto niyo po makita to, let me know. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa channel namin ni Mr. Hi Guys. Malapit na po tayo mag 25,000 na subscriber. And we're aiming for 30,000. Woo! Laki na nun. Thank you po sa mga subscriber. And ito pa pala, nakalimutan ko. Excited lang ako. So, ito po yung ating common toilet and bath dito sa taas. So, yung master bedroom, wala siyang sariling toilet. Common lang po tayo. So, dalawa lang yung toilet and bath natin. Isa sa baba, isa sa taas. So, mas mahaba naman yung toilet and bath dito compared dun sa baba. Kung papansinin niyo po yung haba hanggang dito. Tapos, pwede kayong maglagay na lang ng shower enclosure. Ayan. So, tapos dito, pwede rin kayong maglagay ng drawers. May, pwede nyo namang abangan na yan. So, yun po. Salamat po mga kabahay. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Thank you.